Ang bawat manggagawa ng Panginoon dapat alam niya kung bakit siya naglilingkod sa Diyos. Bakit nga ba tayo naglilingkod sa Diyos? Buksan po natin ating Biblia sa 1:22-30. Pero hindi na natin babasahin buo, ang babasahin ko na lang yung 30. Ganito ang nakalagay. Dapat siya ang maitaas at ako na may maibaba. Kung si Kristo ang naitataas, tayo dapat bumaba. Diba? Si Juan Bautista, by the way, yung Bautista hindi niya apelyido yon. Kasi akala na iba, Juan, yung Bautista apelyido. Kundi, ang Bautista, dahil yun yung ginagawa niya, nagbabautismo siya. Si Juan Bautista, alam niya yung katawagan niya. Alam niya na may plano sa kanya ang Diyos. Hindi pa siya ipinapanganak na propesiya na yun eh. Diba? Na siya ang magtutuwid ng daan ng Panginoon. Kaya nung ipinanganak siya, hanggang paglaki niya, yun yung ginawa niya sa buhay niya. Nangaral siya sa ilang. Nagdamit siya ng balat ng kamelyo. Ang kinakain lang niya ay ano? Balang na mayroong pulot-putyutan. Kung ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, saan ka mangangaral? Doon sa syudad. Siya hindi. Sa wilderness siya nangangaral. Sa ilang. Ang mga tao ang pumupunta sa kanya. Imagine? Kasi alam niya yung katawagan niya. Hindi siya na kailangan mag-advertise eh. Oh, speaker sa ganitong sa auditorium, si ganito, science of preacher. Pupuntahan ng tao. Di ba? Then, syempre, pagka ikaw ang speaker sa auditorium o kulisiyo, magbabarong ka. Siya hindi. Susuot siya ng balat ng kamelyo. Pero ang tao, pumupunta sa kanya. Doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos eh. Yung anointing ng Panginoon. At nangangaral siya. At ang mga tao, sa pangangaral niya, magsisi kayo at taligdan ang inyong kasalanan. At magpabautismo. Tapos yung binautismo niya, yung mga tao gusto magpabautismo. Pagka narinsin niyang hindi tunay, kayong mga ulupong, di ba? Bakit kayo magkukunwaring mananampalataya, hindi naman kayo tunay? Di ba? Yes. Ngayon, hindi. Basta't meron kayo ibigay sa offering. Sige. Kahit ka wedding lord, drug lord, basta't malaki yung binibigay sa church, okay lang. Diba? Pabautismo ang kanila. Pero dito, John the Baptist, pagka alam niyang hindi tunay yung pananampalataya, kasi alam niya yung katawagan niya. Tapos sabi niya, nung nagpapabautismo, ako nagbabautismo sa inyo sa tubig, pero merong mas sigit sa akin na magbabautismo sa iyo saan? Espiritu. Sa apoy. Diba? May kapangyarihan. Yung bautismo ko, sabi ni John the Baptist, simbolo lang to. Hugas-hugas lang to. Pero merong isa na darating, makapangyarihan. Yung bautismo niya, magbabago buhay mo. May apoy na kasama yon. Babaguhin ang buong spirito mo nun, ang buong kaluluwa mo nun. Bibigyan ka ng bagong kaluluwa o spirito. Ma? Ako, ni hindi nga ako karapat dapat maghubad o magsintas ng kanyang sandalyas. Ngayon, ang mga Kristiyano, gusto nila sila yung naitataas. Si Kristo hindi na nakikita. Diba? Pero ang sabi ni Juan Bautista, ano?
okay lang na hindi ako makita. Basta't maitaas ka lang. Ang buod nung simula 22 hanggang 30 ganito. Pumunta si sila Jesus sa Judea at nanatili sila roon ng konting araw. At habang sila naroon, nagbautismo sila. Actually, hindi kasama si Jesus na nagbautismo. Yung mga alagad lang niya. Siguro ang rason kung bakit hindi si Jesus nagbautismo kundi yung mga alagad lang niya, dahil imagine na siya yung pinuno ng lupon, ng samahan. Pag siya yung nagbautismo, tapos yung iba gusto siya lahat. Ayaw ko kay Pedro, ayaw ko kay Juan, ayaw ko kay Tomas, kasi doon ako sa leader, di ba? Mas authentic yun eh, mas yun yung mabisang bautismo eh, di ba? Kaya siguro, kaya ang pinabautismo lang ni Jesus, yung mga alagad lang niya, hindi siya nagbautismo. Pero natanyag na si Jesus nagbautismo, pero napanggit din doon na hindi siya nagbautismo, kundi yung mga alagad lang niya. At sa hindi kalayuan naman, si Juan Bautista, nagbautismo rin sa inon. At maraming tao nagpunta rin. Pero mas marami yung nagpunta kila Jesus para magbautismo. Kaya isang araw may pagtatalo-talong nangyari ng isang Hudyo. Kausap yung mga alagad ni Juan na ganito. Yung kasama nyo sa Jordan, nagbabautismo. Ayun, tinutukoy niya si Jesus. At ang dami-dami yung mga binautismo mo, nagpapabautismo ni Ron. Ano ba ang mas mahalagang bautismo? Parang ganun eh. Ano ba ang mas mahalagang bautismo? Mukhang mas makapangyarihan yung bautismo ni Jesus ah. Yun, gustong magkaroon ng debate siguro. Parang ganun, di ba? Nung taong Hudyo. At sumagot si Juan na nga yung sinabi niya. Dapat siyang maitaas at ako ang maibaba. Pero bago niya nasabi yun, sinabi muna niya na ganito. Walang sino mang tumanggap na anumang maliban ito ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Walang tao na makakalapit sa Diyos kundi pinagkalooban ng Diyos, ng puso na lumapit sa Diyos. Taka, sinabi rin niya na pagka may kinakasal, hindi importante yung best man. Ang importante, yung kinakasal na babae at yung kinakasal na lalaki. Ang best man o yung abay, nakikigalak lang sa pagdiriwang ng kasalan. Ang ibig niyang sabihin, si Jesus yung bridegroom at ang mga tao ang mananampalataya, ang bride. Di ba? At napanggit din niya sa Revelation eh. Ibig sabihin, hindi ako ang dapat na itataas, kundi ang Panginoon ang naitataas. Pag madalas sinasabi itong verse na to, kadalasan na sisim natin, humility. Actually, tama nga naman na sa anumang ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos bilang manggagawa ng Panginoon, hindi tayo ang dapat na itataas, kundi si Kristo ang natataas. Dahil yun talaga ang dapat layunin. Dapat ang motibo natin. Di ba? Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, ang motibo natin para si Kristo maitaas. Hindi tayo. Diba? Malinaw yun eh. Na sa paglilingkod natin sa Diyos, pwede tayong mag-set aside eh.
Oh, halimbawa, may gawain. Bakit doon? May nanggagawain doon. Magaling yung tagapagsalita ron. Glory to God. Bakit? Yung tao yung ginagamit ng Diyos para magbalik loob ang tao sa Diyos. Ay, hindi mo dapat sabihin na, hindi, sisiraan mo pa. Diba? At yun ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Bakit maraming mga, bakit ang Christianity ngayon nagkawatak-watak? Kasi gusto nila, yung miyembro nila, kanila lang. Huwag kayong aaten sa iba, ha? Dito kayo sa amin. Mas maganda yung praise and worship natin. Mas maganda yung kantahan namin. Mas maganda yung nangangaral sa amin. Yung choir namin, magagaling. Ang naitataas, yung samahan, hindi na si Kristo. Dito pag umatin ka, pagpapalain ka. Yung mga ganun pa. Doon pag umatin ka, mahirap ka lang lagi doon. O, di ba? Kasi, ang natataas na ngayon, sa panahon natin ngayon, kaya, di mo, pag umatin ka sa ganito, sabihin, huwag kang atin doon. Bakit? Ibang reliyon yun eh. Diba? Pero dito, si Juan, basta't ipinapangaral ang salita ng Diyos at nakakalapit sa Diyos, nagbabalik loob sa Diyos, hayaan mo. Di ba? Bakit? Ang Diyos, walang makakalapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagkaloob sa kanyang puso na makalapit siya sa Diyos. Eh. Tayong lahat manggagawa lang ng Panginoon. Walang dapat na itataas sa atin sa mga manggagawa. Ngayon, ang mga churches, eh, ang pangalan ay ano na? By doctrina, Baptist. O, ang doctrina niya, Baptist. Okay, kung yan, once saved, always saved yan. Ah, sabi, yan naman ano yan, Pentecostal yan. May ingay ang magsambayan. O, sasabihin nyo, ayun, ano yan, Presbyterian, Himnaryo yan. Diba? By ano na? By doctrina. Minsan pa nga, hindi doctrina eh. Pangalan ng tao. Ministry ni Joyce Meyer o sino pa yun? Maurice Cerullo o sino pang mga sikat na pastor at ministro. Diba? Bakit? Ang gusto nilang matanyag yung samahan na nila. Kaya, ang tao sa sanlibutan, ang tingin na sa reliyon, religion, ang reliyon, pera-pera yan. Bakit? Gusto niya, doon lang kayo umatin sa kanila. Even nga, pag ang pangalan ng church eh, JIL. Jesus is Lord, ang ibig sabihin ng JIL eh, di ba? Pero ang nakuha na, ano church mo? JIL. Minsan, yung Jesus is Lord, abbreviation na lang. Di ba? Hindi ko pinupulaan yung magkaroon ng pangalan niya. Kaya lang, wala na yung pag-ibig sa kapwa iglesia. Nung unang panahon, ang iglesia, ang pangalan by lugar. Church of Corinth, Church of Rome, Church of Galatians, Church of Thessalonians. Di ba? Kung saan yung lugar, Church o Makati siguro. Di ba? Ganon eh. Di ba? Ngayon, hindi. Pangalan. Lahat ata ng title, naka-registered na ngayon sa SEC eh. O, di ba? O, ito, wala pang gumamit nito. Bread of Hope. O, ano man. Di ba? O, yan nila na i-registro natin. Pero mapapansin mo, ang natataas na, hindi na si Kristo. Kaya, hirap maibanghelyuhan, magbalik loob ang tao, manasa sa sanlibutan, magbalik loob sa Diyos. Bakit? Sa totoo lang, kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos, umatin ka, okay lang yun. Basta't lumalago ka. Kung saan kahiyang, doon ka. Diba? At huwag mong
huwag mo pipigilan yung iba, gustong umatay sa iba. Diba? Dahil ang Diyos, siya ang nagpapalago, hindi ang tao. Diba? Isa pa, ang purpose ng gospel nawawala na. Ngayon eh, ang purpose ng gospel eh, tanggapin mo ang gospel, ang Panginoon para yumamang ka. Diba? Para lumaki ka. Madakila ka. Diba? Hindi dapat ang purpose, kaya ka nashare ng gospel para magbalik loob ka sa Diyos na ang Panginoong Jesus ang maitaas. Pawansin mo, ang pangangalakal ngayon ng gospel, attend ka sa amin para yumamang ka. Siksik, liglig, umaapaw. Pero ang tunay na gospel, ang tao magbalik loob sa Diyos. Hindi ang yumamang ka, hindi ang mga bagay na panlupa. Kuha na lang yan eh. Dagdag na lang ng blessing yan eh. Pero kahit na hindi ka payamanin, blessing na yung makilala mo ang Diyos. Diba? Pinakamalaking blessing na yun. Kahit hindi ka yumaman dito sa mundo. Diba? Kasi yun ang blessing talaga eh. Ang gospel yun eh. Magbalik loob ang tao sa Diyos. Lumago ang kanyang spiritual na buhay. Kaya lang ngayon, diba? Kaya wala nang pinagkaiba yung gospel ng iba, dun yung prosperity gospel, sa alok ni Satanas nung tinetem si Jesus. Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang buong kayamanan na to, di ba? Pinakit si Jesus. Tingnan niyo mabuti. Pinakit ni Satanas si Jesus sa templo. Pinakita yung kayamanan ng buong sanlibutan. Lumuhod ka sa akin at lahat sa iyo yan mapupunta. Yung mga preacher na yun, ganun din na rin ang ginagawa. Lumuhod kayo. Tapos, kanino man Diyos yun. Yung gospel nilang tinatawag. At lahat ng to, pagpapalain kayo. Siksik, liglig, umaapaw. Ginamit pa yung verse. Eh, si Satanas, gumagamit din ng verse eh. Pero ang pamumuhay, walang nabago. Na-twist na ang gospel na yon. Bakit? Ang naitataas, kung hindi man sarili, yung samahan, pero hindi si Kristo. Diba? Pero si Juan Bautista, okay sa kanya. Sige, lahat kayo magpabautismo kay Jesus. Dahil nagagalak ako na ang kinakasal at ang kanyang mapapangasawa na nagsasaya, nagsaselebrate. Set aside ako. Siya ang dagakilain. Yung bride, tuwang-tuwa nakilala niya yung groom. Diba? Ganun din bawat manggagawa ng Panginoon, bawat nagmimisyon. Matuwa tayo, isang kaluluwa na iakay mo sa Panginoon. Malaking reward yun. Malaking kagalakan yun sa nag-akay. Diba? Diba ano? Malaking bagay yun sa nag-akay. Kahit hindi tayo makilala, okay lang yun. Yun sa nag-akay mo. Oo, dahil ang puso ng tao kaya nagbalik loob sa Diyos dahil sa ang Diyos ang naglagay. Kaya naglagay. Oh, tayo instrumento lang tayo. Sister, attend ka ng church. Brother, attend ka ng church. Ginamit lang tayo pero yung kaluluwa ng tao hinugna. Naging kasangkapan lang tayo. Ang Diyos ang naitataas. Tayo. Tayo bababa. Yung magtataas sa atin, hindi. Oh.